Plan mo bang pumunta ng France? Narito po ang iilan sa mga requirement kung balak nating mag-apply ng Schengen visa to go to France. Number one, ang requirement po ay, number one, syempre, ang ating passport. It should have at least 6 months na validity. Next is, kung tayo ay mag-a-apply, syempre, meron tayong application form. So, ipoprovide po namin ang application form kapag kayo ay nagpa-process sa amin. Next is your valid passport, or kung meron tayong mga passport na dati na, or yung mga puno na na passport, isasama din po natin yun. Photocopy, yung inyong bio page. Old passport and visa, so yun, di ba, kapag meron tayong mga trips, lalo na't may mga visa or nakapagbiyahe na tayo abroad, meron tayong mga stamps doon sa passport. So, isasama din po natin yun if photocopy natin kasama ng application. Another one is your PSA birth certificate. Take note po, dapat ay PSA birth certificate. Kung ikaw naman ay may asawa, marriage contract na PSA din, or marriage certificate. Next is your proof of financial means. So, ito yung inyong bank statement, bank certificate, yung inyong latest income tax return. Last April, nag-file na po tayo ng income tax. So, yung final po natin for 2022 na income tax, yun po ang ipipresent natin. At kung meron naman kayong credit card, yung credit card statement, o ibibigay po din po natin yon as proof of our financial capacity. Kung kayo naman po ay empleyado, inyong employment certificate, leave of absence, letter of no objections, meaning pinapayagan kayo ng inyong supervisor or yung inyong department heads. Kapag ikaw naman po ay merong business, papakita natin ang ating DTI kapag single proprietor, at SEC registration kapag ang inyong business ay corporation. Business financial statement covering the last 6 months at saka ang latest ITR ng inyong business. Kapag estudyante, you need to provide your proof of enrollment at the school or college or university kung saan kayo nag-aaral, copy of your school ID, at saka a letter of no objection or objection certificate from the dean or the principal or advisor. Kapag kayo ay retired, you need to provide your pension statement of the last 6 months. So, syempre, nasasabing retired, ibig sabihin may tinatanggap na pension. Ang inyong copy of senior citizen card or retirement documents. Proof of invitation. Kapag tayo ay invited na pumunta sa ibang bansa, syempre meron yung sulat na ini-invite kayo. Ipipresent po natin yon sa embassy. So, ito po ay invitation letter ng ating host. Next is the copy of their passport or residence permit. So, kung sila ay citizen na, so citizen's proof of certificate na ipapakita natin. Kapag kayo naman ay merong guarantor, if you are traveling in a guarantor, sabihin merong sumasagot sa inyong biyahe, ipapakita natin ang ating guarantee letter, proof of accommodation kung saan tayo titira, maaaring, or doon sa accommodation, maaaring hotel ba ito, or any accommodation po kung saan tayo titira, na dapat ito ay stamped by the city for private visit. Proof of relationship, kung sino yung nag-invite sa inyo, kung ito man ay kapatid, asawa, or anak, or kamag-anak nyo, magpo-provide po kayo ng inyong certificate or proof of relationship like birth certificate, marriage certificate, at dapat may kasama itong picture. A copy of passport ng inyong invitor or yung guarantor, kung sila man ay foreigner, hindi, meaning hindi sila Filipino, alien certificate of registration. And then, 11, proof of travel arrangement. So, dapat meron din tayong hotel reservation or flight reservation. Hotel booking if tayo ay mag-hotel doon sa France. At saka, detailed itinerary of the trip. Next,
proof of ties in the Philippines. So dito i-establish natin kung meron ba talaga tayong babalikan. Like if you have SS pension, kung meron kayong property, so ipoprovide or papakita po natin ang ating mga titulo ng ating property or title of deeds. Original birth certificate of children, kapag merong anak na maiiwan dito sa Pilipinas, or marriage contract kapag asawa ang nandito sa Pilipinas, meaning sila yung babalikan natin sa Pilipinas. Next is a travel insurance. So kapag Schengen country ay obligado po or mandated, kumbaga talagang hindi pwedeng walang travel insurance. So ang coverage po nito ay 30,000 euro. Anyway, meron po kayong makukuhang mga travel insurance. Lalo na sa amin, pwede kayong mag-inquire sa amin. At ang ating cover letter. So, ang cover letter, so kayo mismo na applicant ang magsusulat kung ano ba ang sadya nyo sa lugar na yon or sa France. Kung ano ang gagawin nyo sa France, bakit kayo pupunta. So, ilalagay nyo po doon sa cover letter na detailed. Okay? Kapag ang magta-travel ay minor, so with one parent lang, for example, pupunta ka sa France kasama ang iyong anak or bunso or sino mang anak na minor, kailangan mo pong mag-provide ng non-travel parent or legal guardian proof of sole custody. So, sole custody meaning ikaw talaga yung nanay, magpo-provide ka po nan, or ikaw yung legal guardian. If yung name ng tatay ay hindi nag-appear sa PSA issued by the birth certificate, so magpo-provide tayo ng no consent is required kapag ang pangalan ng tatay ay wala sa birth certificate ng minor. Next, a copy of bio page ng parents or guardian na kasama or legal guardian's passport. Kapag ang minor ay magbabiyahe mag-isa, so dapat tayong mag-provide ng DSWD clearance or the Social Welfare and Development clearance. Proof of parents or legal guardians' economic means. So ipapakita pa rin natin yung bank certificate or ang ating titulo ng ating mga property sa embassy to prove na merong pera yung parent na kaya niyang isupport ang pag-travel ng minor. Kapag nagbiyahe po na spouse lang at tsaka children, so PSA ng marriage certificate or PSA certified birth certificate ng bata. And of course, yung ating bayad ng visa. Kung magkano ang visa ng Schengen country, depende po kasi kung kailan kayo mag-a-apply. Okay po? So I hope meron kayong natutunan sa mga requirements at kung balak nyong mag-file or mag-apply ng visa to Schengen, especially in France, ay chat nyo lang po ako at matutulungan po natin kayo. Siyempre, depende yun sa usapan kasi wala naman talagang as in tulong na tulong per se because ito ay ang aming pangkabuhayan, ang mag-assist ng mga visa ng mga travelers. Thank you very much for watching. Bye-bye po!